na ay 3 big misconceptions when investing in a condo. Una, kinahanglan daw ni mo og dako na kapital. Tinuod na halos na ng mga condo projects kay mo sobra na jud og milyon ang ilahang kandidat. Pero dili man gud na ni mo kinahanglan bayaran one time. Ang ilahang down payment pwede ni mo sila bayaran in X number of months. Ang balanse pwede ni mo ipa-finance sa bangko or sa pag-ibig. Ikaduha, 50 years lang daw ang lifespan sa condo. Ang tinuuhan magud sa kadaghanan kay after 50 years mabungkag daw, i-demolish daw ang building. Dili na siya inana. Ang 50 years is the lifespan of the corporation, which is renewable. The moment manggood mag-invest ka sa condo, you become a shareholder of the corporation, which is naakay voting rights as to what will happen to the building. That's why importante kayo tanaw nimo ang track record sa developer para makita nimo ang durability mismo sa building. Case in point, ang Primary Homes na asali outstanding record of over 30 years. If ever gusto pa ninyo mahibawa ng mga projects sa Primary Homes, ibutang na mo ang link sa comment section and sa bio. Ikatulo, gasto-gasto ra daw ang condo juice. Ang uban manggod, ang tinuuhan nila kay pag once na impas na nimo bayad ang condo, wala na kailangan bayaran. No, that is not true. Ang tumong jud ani is i-improve and maintain ang inyuhang condo para musaka ang iyahang value. Unsa pa bay lain ng mga misconceptions when it comes to investing in a condo? Share your answers in the comment section.